Aking husband yung ahas na nakita ng aking aso. At ayan, kausap ko yung aking anak. Sabi ko, "Nak, paano kung namatay si mama? Anong gagawin mo?" Ayan. Yung anak ko nakatingin lang sa akin. Hanggang sa tinititigan ko siya, tapos parang naiyak ako. Kasi yung anak ko, natameme. Hindi na makapagsalita. Kaya, alam ko na yung anak ko is sobrang namimiss niya na din ako. Kasi sobrang namimiss ko na din siya. Kaya, salamat. Kasi, sinib ng aking aso yung aking buhay. Dahil hindi ko alam na may ahas sa likod ko kasi yun nga yung time na naglilinis ako sa room niya. Kaya sabi ko, tahol ng tahol na to na aso. Pagtingin ko sa likod ko yun, kita ko na yung ahas. So, ayan yung aking anak. Paano na lang kaya no? Yung anak ko nang gustong magsalita kaso hindi makapagsalita. Hanggang sa tinitignan na lang niya ako at pa-smile na lang siya. Yun. Ganda ni Tali. Ah. Kaya yan, tumulo yung luha ko. Ang sakit kasi na nakikita mo yung anak mo na hanggang tawag lang. Laki na kasi niya. 7 months ko lang siya nung iniwan. Ngayon, 6 years old na siya sa January. Sabi ko, umiiyak na ako. Ayan. Kamot-kamot na siya sa ulo niya. Pero tinatago niya lang yung iyak-iyak niya. Ayaw niya akong sabayang umiyak. Kasi strong daw siya. Kulang yung tumulo ng luha. Mimiss ko na kasi siya. Sobra. Love you, Tali. Naganda ni Tali. Titig niya lang ako. Yun. Takpan niya ulo niya. Kunwari, masaya siya. Pero yun. Nililibang niya sarili niya para hindi tumulo yung luha niya. Tawag niya yung papa niya. Hindi tuloy nagsalita. Tali. Tuloy yung luha ko, Tali. Iyak talaga ako. Sabi ko, bye-bye na nga. Tama na. Magbabay ako sa kanya. Yung pusa naman niya ang binababay niya. Hindi na siya nagsasalita. Bye-bye daw yung kamay ng pusa. Stop toys niya. Bigger na kasi siya. Kaya kailangan nang mag-ipon si Mayang. Kasi kailangan ako ng anak ko. Magdadalaga na siya. Diba? Imagine.
7 months mo lang iniwan. Tapos ngayon, magsi 6 years old na siya. Hindi ko nakasama yung anak ko na lumaki ganun. Kaya, mahirap maging isang OFW. Tinitiis lahat. Smiley-smile na lang siya. Pero, iyak na yan. Kasi, kunwari, kati-kati yung mata niya. Hanggang sa, yun, pinatay na lang tawag. Kasi, hindi ko na kaya. Ayaw ko makita niyang iyak. Ako nang iyak. Bye-bye. Good night, tale. Kasi nakita niya yung sinend ko sa kanya. Sinend ko sa papa niya. Ayan. Kasi dati ayaw niya akong kausapin. Ayaw niya din pala akong mamatay. Bait talaga ng Panginoon. Dahil alam ng Panginoon na kailangan pa ako ng aking pamilya. Lalong-lalo na sa aking anak. Kaya... ito. Salamat. Walang nangyaring masama sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat, Ama, sa pagligtas ng aking buhay. Lalong-lalo na sa aking aso. Kahit minsan nakaka-stress yung aso, pero yun pala yung tunay na magsisave ng iyong buhay. Kaya... maganda talaga din may alagang aso, no? Kasi hindi natin alam. Hindi natin alam ang nangyayari. Sila din pala yung balang araw magliligtas sa iyong buhay. Salamat, guys. Salamat sa panonood. Yan yung aking anak. Little Princess. Little Mayang. Matutulog na daw siya, nagising lang siya eh, alas 10 na yan ng gabi. Good night, princess. Lalab ka ni Mama Mayang. Hindi na ikaw mapakali. Hindi siya mapakali. Ayan. Pinapatawa niya ako kung ano nung ginagawa niya. Ganyan daw siya matulog. Huwag na akong niyak. Ayan. Kasi pag ganyan, nilalaro-laro niya mga buhok niya. Nuwari na antok na siya. Kasi yun yan ang... kahit pigilan ko sana umiyak, hindi ko kasi mapigilan ba. Kaya pinapatawa ko na lang siya ba. Nihilan niya yung jacket ng papa niya. Sabi ko, ni! Good night, princess. I love you so much. Ganda-ganda ni Talia. Sabi ko, pakabait ka lagi dyan, ha? Good girl lang ikaw. Huwag saan-saan pupunta, ha? Nakikinig lang yan. Bye-bye. Let me show you.